Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. Hi partner. Bakit ganun, partner? Alam mo bang nalulungkot ako ngayon? Kasi di ba sabi ng mga matatanda, kapag nagkakaedad ka na raw, eh ninababawasan ng tigyawat or posibleng mawala na talaga yung tigyawat. Pero bakit ganun? Mahigit 40 na ako, ang dami ko pa rin tigyawat. No ba yan? Nakakalungkot. Partner, alam mo, nalulungkot din ako eh. I'm just so sad na hanggang ngayon di ka pa rin naliligo. Hindi mo pa rin ba na-master yan, partner? Ikaw lang yata yung kilala kong Pilipino na hindi marunong maligo o hindi mahilig maligo. Hanggang ngayon hindi mo ma-master. Nakaka-lurkey ka. Hanggang ngayon nababoy-baboy ko pa rin. Wala ba pwede magturo sa akin dyan sa inyo? Parang hirap matutunan ng baboy lang talaga sa katawan. Ay, eh, dito na ako komportable eh. Kaya lang yun nga, yung saan? Side effect. Sa may pimple ka? Sa hindi naliligo. Takot ako sa tubig, alam mo yan. Oh my gosh, nakakaloka kung takot ka sa tubig, lalo na nowadays, nang init na, no? Sobrang init. Naku, dapat huwag so po tayo matakot sa tubig. So ibig sabihin, lalo maglalabasan yung tigyawat ko pagka ganun, magpuputukan. Unfortunately, partner, I'm so sorry. Puputok talaga lahat, mauuna pa sa mga bulkan. Diba? Kaya kailangan talaga i-master na ang ano, ang pagligo, ganyan, 'di ba? Hindi, pero it's really important na lagi po tayong ano ha, maliligo po. Lalong-lalo na mag-hydrate lang din, hindi lang sa external kundi panlabas, kundi pati internal. So dapat laging iinom ng water, ganyan, kasi pa-summer na po talaga, ang init na ng panahon. Yung totoo, parang nakakahingal yung init, may ganun siya eh. May ganun siya, klaseng eksena na nakakahingal yung init. Tama. Yung tipong, ako agree ako doon. Sabi ko, wala na akong ginagawa. Dati kung hinihingal ka pag umakit ka ng hagdan, ngayon kahit wala kang ginagawa, feeling mo, kulang yung hangin. Kasi nga, painit na, di ba? Kasi magsa-summer na. May ganun tayong ano, na-experience minsan. So, tama yun. Uminom ng maraming tubig. Although, yun naman ang ginagawa ko, partner. Uminom naman talaga ako ng maraming tubig. So, yung water, ang consumption ko internal lang. Pero yung paliligo talaga, mukhang ewan ko kung kailan ko magagawing ano to, biso ang paliligo. Ewan ko, matatamad talaga ako maligo. Hindi ko alam kung bakit talaga. Hindi ko ma-explain. Bigyan mo nga ako ng ano, ng coach dyan. Baka may ano, babayaran ko kahit magkano. Para turuan ako maligo. Kung hindi naman, paliguan na lang ako. Ganon. Ayan. Yan tayo eh. Parang gusto ko sana sabihin sa'yo, grabe, nakaluluwag-luwag ka na talaga sa buhay. Naghahanap ka ng tagahilod. Diba? Kailangan na talaga ng tagahilod. Pwede yun. Kung may gusto mag-apply, yung magpapaligo sa akin, gusto ko yan. Yung pinapaliguan ako, tapos gagawin akong baby. Diba? Ay, ganun. Oo, mga ganun tipo. Asikasuhin ka talaga, diba? Oo. Ganun. Yung sasabunin yung singit ko, diba? Hihiluran iba, yung iba naman talaga yung iba talaga yung mga trip mo, partner, ha. Nakakaloka ka talaga, ha. Gusto mo may ibang chumenilin sa'yo. Para ganahan akong maligo, yun naman ang purpose dun eh. Para ganahan akong maligo, kung yun yung tanging paraan, 'di ba, para maging malinis sa katawan, bakit hindi ko gagawin? So tinatawagan ko po ang lahat ng mga interesado po na paliguan si Chris Chuper. Willing daw po siyang magbayad. Alam mo, marinig-rinig to ng jowa mo, for sure tuturukan ka ng pampamanhid. Yung tipong hindi ka na makakaramdam for the rest of your life. Yan. Okay, tuturukan ako ng pampatulog. Yung tipong hindi na ako magigising kahit kailan. Hindi ka nagigising, oo. Ay, gracious. Guys, it's so hot. Mga tambalanisa, huwag na po nating kalilimutan na talagang really to hydrate internally and maligo externally talaga, kasi dito nag-uumpisa yung mga iba't ibang klaseng mga skin problems eh. Tapos totoo ang yun. Advice, kailangan lalong-lalo na kung ma-expose ka ng bongga sa araw, dapat every 2 hours ang sunblock, yung ganun ba? Yes. Tapos kung talagang gusto mo talaga ng
mas matinding protection, dapat lagi ka may hawak na yero above your head. Yan, yan, yan. Samahan mo na rin ang kisame para mas maano, para hindi talab. Para walang walang tagos yung UV, ano, UV, yes. UV rays. Diba? Ganun. Kung kaya mong dalhin yun, edi bongga. Na-try mo na ba, partner, yung ano, yung naliligo sa kawaling malaki? Di ba yung mga ganyang resort? Oo. Mga, ano, nung pumunta kami ng Boracay, meron, pero for picture purpose, yung part kasi siya ng tour sa island hopping. So, dun sa island hopping, pag nagpunta kayo dun sa area kung saan magbo-buffet for lunch, meron dun parang for picture purposes na yun nga yung malaking-malaking kawali na may na may pasunog sa ilalim. So parang lulutuin ka talaga nila. Ang feeling ko talaga noon, baboy ako, partner. Ramdam na ramdam ko talagang taba ako na gustong i-adobo. Sabi niya, yung ramdam ko. Yung ulam natin panangharian, ito na lulutuin na pala. Correct. Ilalaga na. Malaki-laki to. Yan, ilalaga na siya malaki-laki. E tapos nagsabay pa kami ng anak ko, isipin mo yun, partner, isang baboy, isang ano, isang basa, parang isang maliit na baboy. Oo, isang biik. Oo, isang biik. Ang kanyang anak. Yun, isang biik tsaka isang baboy ramo. Grabe ka naman sa sarili mo. Kaloko. Pero ako gusto yung experience. Hindi kasi it was for ano, for photo purposes. Pero yung experience was, feeling ko kung talagang yung may, yung magtatagal, ganun. Masarap kasi warm. Warm siya Hindi parang warm water, hot water. Hindi mainit. Wala naman siguro magtatagal doon kung ang purpose nila masunog yung puwet nila, 'di ba? Syempre kaya ka nandoon para ma-relax, 'di ba? So, syempre ang nakaka-relax talaga is warm water. Huwag ka lang matutulog kasi baka mamaya sa sobrang, sa sobrang relax mo kasi nga warm water na relax, nakatulog ka. Baka mamaya pagising mo, kumukulo na yung ano, tubig. Bakit mainit? Bakit para nalalaptos yung balat ko, kumukulo na pala? Nasa ano na boiling point na pala yung tubig. So ano, ingat din. Na-curious lang ako kasi pinakita ko ng mga nagpo-post sa Facebook o sa Instagram ng mga naliligo sa malalaking kawali. Ano kayo yung feeling nun, no? Tapos nakaka-relax. Yung iba nga parang may gatas pa eh. Diba? Tapos may mga lumulutong lutang-lutang na petals pa. Ako natatakot ako kasi baka makita nila maglutangan yung libag ko. Ang dami. Huwag ka mag-alala, partner, kasi yung kawali itim. So, hindi makakamouflage yung libag. Hindi makikita. Tsaka alam mo, ang feeling ko dyan, para maganda yung picture, parang ang nakikita ko maganda yung photos na ganun, yung mga ano mga naka-swimsuit. Kasi pag hindi ka naka-swimsuit, yung naka-t-shirt ka tsaka naka-shorts, yung para kang ano, parang hindi ganap hindi ganap na ganap. Tama, natulang damit, tapos kita lang yung balikat. Yan, tapos hanggang nahubad, ganun. Oo, para ganap na ganap, okay, nakatalikod lang, back view, tapos walang pantaas. Mga ganun, para ganap na ganap. Alam mo, sa Pilipinas talaga, napakarami nating mga photo opportunities, no? Kaya pala, recently parang may nag-share sa atin na ang Pilipinas ay isa sa mga most Instagrammable countries in the world. Yes, minsan may isip mo bakit paano, 'di ba? Pero sa totoo lang, 'di ba? Tingnan mo nga naman, no, nagpunta ako ng Boracay recently, partner. Mm-hmm. Ilan ang post ko in one week? 34, 'di ba? 34 feed posts in one week kasi lahat ng sulok Instagrammable, and marami kang mapupuntahan dito sa Pilipinas na napaka-Instagrammable. Kahit nga, partner, yung mga ano, meron kasing bumalik sa akin yung isang picture ko nung nag-barangay event tayo. Binalik siya sa akin ng Facebook memories. Tapos nagpa-picture ako dun sa mga shanties, dun sa mga Kuala Lumpur na area. Tapos ano siya, partner, yung ang dating ng photo talaga, Instagrammable pa din. Parang makikita mo parang kultura siya na ganito yung yung tinitirhan ng mga tao, yung mga ganun. Tapos Instagrammable siya, nasa may bridge yun eh. Tapos ano, puro squatters dun sa likod. Pero ang ganda siya, ang ganda niya sa picture. Totoo, diba? Yan. At saka, hindi, ang magandang effect noon, na since mahilig nga tayo mag-picture, di ba, alipin tayo ng ano, ng picture-picture na yan, mga kabisyo, tayo mga Pinoy. Yung nahasa yung skills natin sa photography. Isipin mo, dati, ang nakakagawa lang yan talaga, mga professional photographer. Pero ngayon, kahit ang dami kong kakilala, dati,
parang hindi naman walang skill pagdating kung ano yung tamang proportion o yung tamang paggamit ng lens. Pero ngayon ang galing niya, colors, pagpili ng filter, pagblur ng background, yung pagbigay ng ano ng emphasis sa subject, alam niya na yun. Sabi ko, sa mo natutunan, wala lang dahil kaka-picture-picture araw-araw, kaka-upload ng mga pictures sa Facebook. So yun yung magandang effect na parang ay ang galing, kahit pala nasa kahit pangit yung dingding ng kinunan ko, napapaganda nito kung paano titingnan ng ano ng photographer, 'di ba? At kayang gawin niya kahit ordinaryong tao lang, kahit hindi ka nag-aral ng masterclass sa photography, 'di ba? Yun yung magandang effect noon. At saka lang isa pang maganda ngayon, partner, yung mga phones now. Dati kasi talagang, well, of course may value pa rin naman talaga yung mga professional na mga cameras. No, para dun sa mga nagte-take ng mga photo and video sa mga major events. Okay naman yun, of course. Syempre, yes, talagang there is value to that. Pero kung halimbawa ordinaryo ka lang mamamaya na may telepono ka, ang dami ng magagandang features ng phone eh. 'Di ba dati parang kailangan mong i-measure pa yung mga hindi ko maintindihan yung mga anek-anek eh, na mga hindi ko nga matandaan yung mga terms. Ngayon gagamitin mo lang yung live focus na feature ng camera mo, mag-blur agad yung background mo, magsa-stand out ka. Alam mo yun, parang ang ganda kagad, wow, nagmukhang pro yung nag-take. Pero sa totoo lang, it's just a camera phone. Yun din naman yung kinaganda ng ano ng teknolohiya ngayon. Tama, totoo yun. Dati kailangan mo i-memorize yung mga shutter-shutter na tinatawag at mga kung ano-ano, di ba, focus-focus na ganyan. Tapos ngayon, magda-download ka na lang ng app. Kung hindi mo afford yung magandang phone na nakapagpapaganda ng mga shots, pwede ka na mag-download ng mga app sa mga ano ordinary phones. So, at yun din, nakakatulong din yun para ma-enhance editing yung mga... Editing na lang. Editing mo na lang. Filter-filter na lang. Mamimili ka na dun. Pindut-pindut na lang. Ang ganda ng kalalabasan. So, talagang... At ganun tayo mga Pinoy. Sobrang hilig natin dyan, no? Ako nga gumagastos pa ako. May binabayan nga akong ano, bills sa parang... Kasi may subscription yata akong na-click para mapaganda yung mga picture. So, parang 150 every month. So, alang-alang doon kasi kailangan nung mag-upload ng magandang picture. Kasi na-require ako na i-download yung app na yun. At yung app na yun, ang tawag po doon, pampakinis. Oo. Anong tawag doon? Yung Magic, ano yun? Magic 360. Oh, parang feeling ko sa sobrang kinis mo, parang Magic 455 partner eh. Doon umabot eh. Diba? Ang galing alang-alang nga eh. Totoo yan kasi, tatanda mo dati nung meron pa tayo mga camera na mga malulupit. Ako nga, parang iba't ibang camera na kulay pink yung binili ko pa, na parang pang-pro, na kailangan alam mo yung ISO, mga AF, yun, mga ganern-ganern, na hindi ko naman naiintindihan. Basta ako, shoot lang ng shoot. Ngayon, na-solve ng lahat. So talagang, ang bilis talaga ng teknolohiya. Tsaka, babalik din tayo sa panahon ng pandemic, partner, no? At least, nung na-quarantine tayong lahat, itong moment na ito na tayo ay naka-quarantine, hindi pa ease up yung restrictions. At least nandito tayo sa time na may Netflix, may internet. Yes, agree. Gusto na lang yung maubos yung oras mo kaka-edit ng isang picture, lalong-lalo na kung di ka kagandahan o kagwapuhan, talaga mga 2 hours yan. Para sa isang photo, di ba? Yung bang mga ganern. So, ang galing lang na sa sobrang high-tech, kahit pa paano, na-survive natin. Isipin mo na lang kung wala. Tama. Kung walang ways of surviving or ways of entertaining ourselves, hindi ko rin sure kung paano natin na-survive ito. Sa panahon na fast-paced yung world, ganern. Tama. Totoo, sobrang agree ako dyan, partner. Na-imagine ko talaga, di ba, although napag-usapan na nga natin ito noong mga nakaraang panahon, na parang paano ko nangyari ang pandemic nang wala tayong cellphone, walang internet. So lahat tayo lockdown lang sa loob ng bahay. Baka mamaya, partner, isa na ako sa mga napasama talaga na ano, may tali na ang kamay ngayon kasi nagwawala na ako sa sobrang hindi ko na makontrol yung emosyon. Diba? Hindi naman kasi, ano, imposible ha. I mean, ang dami talagang nilabanan ng depression at patuloy na dinalabanan ng depression at anxiety nowadays, 'di ba? So talagang kanya-kanya lang tayo ng mga paraan para mag-ano, mag
matuto kung paano makakope ng emosyon. At yung iba naglilibang tayo using our phones, 'di ba? O kaya gagawa ng content, 'di ba? Medyo aaliwin ang sarili, gagaguhin yung sarili, 'di ba? Bababuyin yung sarili. Yung mga ganun tipo, mm-hmm. para lamang I mean mabawasan yung anxiety. Hindi naman yung tipong ipinapahamak yung sarili in terms sinabi kong babuyin. Hindi naman yung tipong ibebenta mo yung katawan. Hindi naman po ganun. Yung tipong hindi naman ganun. Diba? Ba't mo naisip yan? Hindi kasi nakita ko yung video natin na tinataktakan natin yung mga sardinas yung ulo natin. Feeling ko na baboy ako doon. Mga ako din eh. Pero yun yung ibig kong sabihin. Nung pinanood ko siya ulit, para nakakatawa na din naman pala siya. Talaga ba? Gusto mong ulitin? O pinipilit ko lang, ayoko. Ang laki talaga hanggang ngayon, ang laki ng tanong ko sa sarili ko, bakit ako nagtataktak ng sardina sa ulo? ako yung nagtaktak ng sardina sa ulo. Ikaw ang nagtaktak sa akin pero sa ulo ko. Diba? Tapos yung habang nagsasalita, at saka yung habang nagsasalita pa ako, partner, yung nahulog pa yung isang sardina sa mga nagsasalita ako. Parang tanga talaga, nakakalurgy. Talagang may ano eh, may downside at may good positive side. Oo, may good side yung ano, yung teknolohiya ngayon. Ay nako, but let's use it to our advantage. Let's use it para mas maging mas masaya, mas maging okay, 'di ba? Yung ganong klase mga eksena. Tama. So, tayong mga Pinoy, grabe'ng maging ano, maging alipin ng picture. Tama naman. Tama din naman 'yon. So, aliwin po ang sarili para mabawasan ang anxiety. Chula luto lang halong Eklabo. Maraming salamat mga kabisyo sa pagtutok sa amin ngayong oras na ito. Mamayang alas 9, isa na namang kwento mula sa ating mahiwagang burnay ang ating mapapakinggan, kaya't inyong pakaantabayanan. Gotta go mga kabisyo. Muli ako po si Nicole Ayala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-face mask ka para mabuhay naman ang iba. Yun. Always your number one FM radio station.